Today is 28th of June 2024. Time is 39 minutes past 4 in the afternoon. So galing tayo ng, nandito tayo sa Brown Line ng ano, ng Taipei LRT or subway train or MRT, I'm not really sure ang tawag dito. Pero ang tawag nila dito Brown Line. Galing tayo ng Taipei Zoo Station. Magpupunta na lang kami ng Taipei 101 Tower. So pumunta na kami doon kahapon. Gusto sana namin pumunta doon sa ano, sa yung 101st floor. Yun nga lang, sabi sa amin, mag-book daw online. Saka ano kasi, late na rin kami nang dumating doon. Kaya hindi na kami natuloy. Nag-picture-picture na lang kami doon sa labas. Ayun. So, ito yung ganap dito. Yung Brown Line, hindi siya malaki. Maliit lang siya. Yan. Konti lang ang pasahero. Siguro mamaya padadami yung pasahero yan. Pag ano, pag nandun na tayo sa may bandang kalagitnaan, itong train na to, walang driver. High tech. Ayun. Anong station na tayo? Sa PR09 tayo bababa. Lilipat tayo sa red line. Ayan. Wala naman makita dito. Puro riles. Yun. Nag-book kami sa clock kasi yun ang sabi. Mag-book daw ng ticket online. Yung papuntang 101st floor. Yun. Pag yung papuntang 89, 90, saka 91st floor, okay lang. Pwede kang bumili, ano, walk-in. Pero pag ano, yung ganyan na 101st floor, hindi sila nagbibenta ng walk-in. Kailangan bibili ka online. So, di naman mahirap mag-book sa, ano, sa clock. Yun. Basta meron kang, ano, Visa card o kaya debit card, credit card, pwede na. Yun, hindi naman matagal yung ano, yung confirmation, mabilis lang, minutes lang, mga 2 minutes tapos na marireceive mo na yung confirmation. So yun, na nag-book ako, in-email na nila yung QR code. So yun yung gagamitin natin para ma-redeem yung ano, ticket papunta sa Taipei 101 Tower. Umulan kanina dito, alas 4 na ng hapon tumigil. So na-surprise nga ako eh, kasi expected ko mainit. Kasi past few days puro init dito sa ano, Taipei. Saka sa Kaohsiung ganun din, past few days puro mainit. So na surprise ako, nakita ko sa ano, sa AccuWeather na ano siya, na thunderstorm alas 2, alas 3 ng hapon. Pero ang ganda naman kasi alas 4 ng hapon wala nang thunderstorm, tumigil na yung ulan. Yun. So ito, mag-sightseeing na lang tayo dito. So great way na mag-city tour. Yan, magsakay dito sa Brown Line kasi ito, ano, hindi siya underground, so may mga makita kang views. Yan. Tapos nandito kami sa harap, so wala siyang driver, electronic yung train. High tech. Yan. Ay, ilalim na yata to. Totoo ba yan? Ilalim na. O akin pa ulit. At tingnan natin. Kaya may lalim siya at the moment. So ewan, matagal ba to? So, matagal siguro. Yun, bibabaw na ulit. Mga 1 kilometer siguro siya umilalim. Yun, at least may view na ulit. Pinost ko kasi walang view eh. Boring naman pag walang view. So sa PR09 tayo bababa. 3 stations pa. Nasa PR, kalalagpas lang natin ang PR06 eh. Yun. Sa PR09, lipat na tayo ng ano, red line. Yan. Tapos bababa tayo ng Taipei 101 station. May ano yun eh, may MRT station doon, diretso na sa Taipei 101. So, madali lang mag-commute. 6 o'clock yung ano, schedule namin sa Taipei 101 Tower. So, 46 minutes past 4. So, sakto-sakto lang. Yun. Tapos may ano rin sila dito, yung kung meron kang Taiwan na SIM card, nag-a-alert din sila sa phone mo. Yun. Na merong ano, bad weather. Merong severe typhoon. Yun. So, dito na tayo sa BR07. Dalawang station pa. Sa ano pala, pag magpapapalit kayo ng pera, dapat dala nyo yung passport nyo. Kasi magpapalit sana kami kahapon eh. Dala ko yung US dollar namin, pero hindi ko dala yung passport ko. So hindi kami pinayagan magpapalit. Ano, kailangan nila yung original. Pinakita ko yung ano eh, yung picture. Kasi pinicturean ko yung passport ko, nakasave sa phone ko. Pinakita ko yung picture sa phone ko, ayaw. Kailangan talaga original.
So yun, if ever magpapalit kayo ng pera, dapat dala nyo yung passport nyo. Kasi ako ugali kong iwanan sa hotel yung passport. Pag mag-travel ako locally, hindi ko dinadala. Kasi I don't feel safe baka mawala yun. Mahulog ko, maiwanan. Mas feel safe ako pag iniiwanan ko sa hotel yung passport. Yan. So, if ever magpapapalit kayo ng pera, siguro the most convenient way sa airport na kayo magpapalit. Yun. Hindi ko sure yung palitan kung magkano yung difference. Pero normally kasi mas mababa ang palitan pag sa airport. Dito kasi magpapapalit ka ng pera sa money changer or sa bangko, kailangan dala mo yung passport mo. So wala namang problema yun kasi pag mag-travel tayo, palaging dala natin yung passport natin. Yun. Hindi naman tayo makakasakay sa aeroplano na walang passport. It's only na ako kasi pag nagta-travel, iniiwanan ko yung passport sa hotel. Ang dito, mga bangko, banking hours lang sila bukas. So kung magpapalit kayo ng pera, yun, iplano nyo ng mabuti. Ang mga bangko dito, Monday to Friday, 9 to 3 lang bukas, 9 na umaga hanggang 3 ng hapon. Tapos sarado pag Sabado, Linggo, saka holidays. So, kung magpapalit kayo ng pera, you have to keep that in mind. Pero may mga money changer din na madalang na pwede kayong magpapalit. Yung merong money changer doon sa SKM Mall, yung sa may, yung tapat ng Taipei Main Station, yung nasa basement 2 ng SKM Mall sa may customer service. Pinuntahan namin, bukas siya Monday to Sunday during mall hours. So pagkabukas ng mall hanggang sa pagkasara ng mall, yun yung opening hours niya. Kung anong oras nagbubukas ng mall, ganun din yung oras na open niya. Sa closing, ganun din. Kasi doon sa Taipei 101 Tower, meron din pwede ka rin magpapalit ng pera doon. Pero same din ang requirements, kailangan dala mo yung passport na original. Saka pansin ko, wala silang exchange rate ng pesos, dollars lang. Dollars, selected currency, pesos hindi kasali. Kasali, yen, Canadian dollar, euro, ganun, pero wala yung pesos. Bababa na tayo. Yan, lipat na tayo ng red line, bumaba tayo ng BR-09, yung Daan Station. Lipat tayo ng red line, tapos bababa tayo ng Taipei 101 Tower Station. So yun, napansin ko yung sa dalawang money changer na pinuntahan ko, walang Philippine pesos na conversion, na exchange rate na kapaskil. So I suspect hindi sila tumatanggap ng Philippine pesos. Selected currencies lang like US dollar, Canadian dollar, Japanese yen, euro. Yun, punta tayo ng red line. So, if ever, you have to keep that in mind as well. Kasi kung hindi sila natanggap ng pesos, tapos pesos ang dala nyo, malanganin kayo. Yun. So, sa airport, hindi kami nakapagpapalit ng pera . Kasi sa amin, ang ginawa namin, sa Pilipinas kami nagpapalit ng Taiwan dollar. Yun. So, which is more convenient para sa amin. Although, yun nga lang, mas ang palit, mas mahal. Yung nagpapalit kami sa sa Robinson, sa Cavite, ang palit, 2.1. Lalim ng subway station dito. Kailang escalator na kami pababa. Ayan. Isang escalator ulit pababa. So, yun lang. Nagpapalit kami, 2.1 ang palit sa sa Robinson, sa Cavite. Sa Palapala, Dasmariñas. Yun. Tapos sa Clark Airport, hindi na kami nagpapalit. Naman ang exchange rate doon? 2 pesos, 1 Taiwan dollar. Yun. So yun, hindi kami nakapagpapalit ng dollars to Taiwan dollars kasi hindi namin dala yung passport namin kahapon. Kailangan namin ng pera. So ang ginawa ko, ginamit ko yung yung Visa card ko, yung GoTime card ko, kasi Visa yun . So nag-work naman siya, and ang ganda na exchange rate, yung 3,000 Taiwan dollars, 5,700 pesos lang yung binawa sa akin. So kumbaga, nasa 1.9 ang palit, which is cheaper. So mas favorable yung exchange rate, yung conversion. Yun. So sakay tayo ng red line, we'll find out saan, dito yata sa kaliwa. So ito yung ganap dito sa Daan Station, sa Red Line R05. Nag-connect tayo from BR09. So 2 stations na lang, Taipei 101 Tower Station na. So maaga pa tayo kasi ang schedule ng ticket natin alas 6 ng gabi. Paparating na yata yung train, hindi pa.
5 minutes pa pala, tagal pa. Yung sa kabila na train yung ano eh, paparating na. So yun, kung ano, kung meron naman kayong Visa card, mas convenient din yun. Ito na pala yung train namin. Mas convenient din yun. Maka-withdraw kayo ng pera sa ATM na hindi na kayo hinihinga ng passport. Ayan, dito tayo sasakay. 2 stations lang. So yun nga lang, pag may dala nyo yung Visa card nyo, make sure na alam nyo yung PIN number nyo, na wala kayo, walang restrictions, hindi restricted yung card nyo na hindi pwedeng gamitin sa ibang bansa. Ay, bawal. Scam tayo nitong train na to. Nagka-take trip tong train na to eh. Red line siya oh, pero hanggang daan station lang. So lahat ng pasahero nagsibaba. Yan, na-scam kami. Hindi lahat ng train dumidiretso hanggang sa kaduluduluhan. So yun. So magandang ano rin yun, option din yun. Try natin next train. Ayan, 1 minute pa bago dumating yung train natin. Yan, andyan na, paparating na yung train. Yan, para sigurado kayo na pagdating dito, gagana yung card nyo. Yan, hindi kayo ma-hassle. Pero iba pa rin yung may dala ka talagang physical na cash, yung Taiwan dollar. Kasi mas safe yun eh, legal tender yun eh. Yan, kahit saan tatanggapin yun dito eh, kasi yun yung local currency nila. Yan, sakay tayo dito, tapos 2 stations. Yan, dyan tayo sa exit 4 lalabas, Taipei 101. $30 pamasahe namin mula Taipei Zoo papunta rito. Yan, tamang ano lang eh. Tamang city tour lang, road trip lang sa train. Yan, doon tayo, exit 4. Yan. Yan, nakalabas na tayo ng exit 4. Umulan kasi kanina kaya medyo mabasa yung floor. Yan yung loob ng ano, yan yung papasok ng Taipei 101 Tower. Yan. Ito yung Taipei 101. Oh. Tingnan natin kung makita. Yun, masyado tayo malapit. Hindi makita. Oy. Dapat medyo malayo para makita. Dito kasi kami sa exit 4 ano, lumabas. Kasi nga papasok kami ng Taipei 101 Tower. So, kailangan mo talagang lumapit sa tower. So, ito siya. Ito yung basement ng Taipei 101. Puro ano? Puro kainan to dito eh. Yan. So, mag-elevator tayo paakyat. Sa 5th floor natin i-redeem yung ticket natin. Hanap tayo ng elevator. Doon yata sa kanan. Yan. So, makita tayo na elevator dito sa Taipei 101. Diyan tayo bababa sa 5th floor. Diyan natin kukunin yung ticket natin, yung binili natin sa clock. Diyan natin i-redeem. So, tanay, 5th floor. Tama, kadas na tayo. Redemption ng ticket is, I think, right there. Yeah, to the left. Ito yung ganap dito. I-redeem natin yung ticket natin, pero alas 6 pa tayo makakapasok. So, over 50 minutes ahead of schedule. Pwede tayo maggala-gala muna dito. Mag-selfie-selfie. Ito yung ganap dito. Ayan. Ang redemption ng ticket dyan. Ayan. Inquire tayo. Ang ano siya. Nagpunta na kami dito kahapon. Ang sabi, pati 100 first floor is pupuntahan mo, 980 Taiwan dollars ang bayad. Pero kapag ano lang, may option naman na 600 Taiwan dollars lang babayaran mo. Pero hanggang dun ka lang sa ano, 89, 90, saka 90 first floor. Hindi ka aabot dun sa ano. Hindi ka aabot dun sa 100 first floor. Hirap i-zoom. Hindi kaya. Lapitan na lang natin. Yan. So ayun, na-redeem ko na yung ticket namin. Yung ano kasi yan, pag mag-book ka sa online, sa Klook, pagkatapos mo mag-book online, nabayaran mo na through credit card or through your e-wallet or Visa card, may ano sa'yo, tawag dito yung isi-send sa'yo by email na QR code, yung confirmation code mo. Mabilis lang, mga 2 minutes lang. Yun. So yung QR code na yon, pupunta ka rito sa 5th floor ng Taipei 101 Tower. Yon. I-redeem mo yung tickets dito. Merong separate na counter dito para lang sa mga online reservation. Actually kami, hindi kami pumila. Diyan yan sa pinakakaliwa. Merong separate na ano. Puntahan natin. Daming turiste. Merong separate na counter na exclusive lang para sa mga ano. Exclusive para sa mga online reservations. So, mas convenient siya. Yon. Mas convenient siya, hindi ka pipila. Unlike pag walk-in ka, dito ka sa normal na pila-pipila. Yan.
pag ano, pag bumili ka online, bukod sa convenient na bumili online, pagdating dito, mas lalong convenient din kasi may separate na pila para sa mga online reservation na wala naman talagang pila. Yan, kaya niya, no? Online reservation. Sa akin, nung nag-redeem ako, madali lang eh. Diretso na ako eh. Walang pila. So, ito yung mga binigay sa akin. Yan. Dalawang ticket. Dalawa yung ni-redeem ko eh. Ito yung ticket for 101 story. 100 first floor. Entry sa Taipei 101. Dalawa yan. Tapos, binigyan pa ako ng mga vouchers. Ito. Yan. Tapos, sandali eh. Open ko yung iba. Ito pa yung isa. Pakita ko. Yan. Mga vouchers yan. Yung parang discount card. Discount coupon. Ganon. Ito pa. Marami. Hindi ko mabuksan. Yan. Ah, hindi. Terms and conditions na lang pala yung nasa likod. Ayan, mga ganyan. No? Ano pa tong nasa isa? Hindi ko mahawakan eh. Ayan. Ito. Ito naman yung isa. Pakakan ko na maayos. Yan. So, may ano doon? So, the way I see it, may ano doon, may mga coffee shop doon, yan, may mga bilihan na refreshments, drinks doon, na pwede mong gamitin ito. Dalawang set binigay sa amin. So, nasa sa'yo na yon. Optional naman yon kung gusto mong gamitin o hindi. Mga discount coupon siya. Akala ko nung una, voucher talaga siya. Yon, kasi kapag voucher, yung ano eh, wala ka nang babayaran eh. Gagamitin mo siya as discount coupon, tapos mag-top up ka na lang kapag ano, kapag kulang. Pero ito, ano siya, discount card. So, kailangan mo talaga magbayad. Parang discount lang siya. Yun. Punta tayo dun sa ano. Alas 6 pa yung access natin papuntang 100 first floor. So, dun muna tayo sa 88, 89 floor pumunta. Yun. Andito na yung elevator papuntang 88, 89 floor. Pero, may 91st floor sila. Pero dahil umuulan, sarado. So, sayang. Well, anyway, it's weather naman yun eh. So, wala tayong control sa weather. Hindi natin masabi, what if uulan ulit bukas, di hindi ulit tayo makapasok. So, okay na yun. Anyway, ma-access naman natin yung ano eh. 100 first floor eh. So, do not enter. So, exit pala yan. Dito, entrance. Oh. Yan. Pasok tayo. 88, 89 floor muna. Maglibot tayo doon. Yan. So, 88, 89 floor muna pasokin natin. Mamaya alas 6, saka tayo papasok. Nang... Okay. Uy, may antito. Ah, diretso na tayo. So, mamaya alas 6 tayo papasok ng 100 first floor. So, for now, ang papasokin muna natin, 88, 89 floor. Yun, 5:24 pa lang naman ng hapon eh. So, para hindi sayang yung oras. Yung 88, 89 floor, walang ano siya. Walang time limit. Hindi kagaya ng ano, 100 first floor, may time limit, sang oras lang. So, 6 to 7 kami. Pag 7 o'clock, kailangan alis na kami. Limited lang siguro yung space dun, kaya ganun. Yun, yung dinaanan namin, may option na magpa-picture, pero hindi na kami nagpa-picture kasi alam ko may bayad yun eh. May green screen dun, tapos pag nagpa-picture ka dun, papalitan nila yung background. Yun. So, option na lang naman yun kung gusto mo. So, hindi naman kami interested. So, hindi ko na tinanong magkano. So, ito yung entrance. Yung kasing elevator doon na sinakyan natin, hanggang 5th floor lang yon. Tapos, ito, yung magsasakay na tayo dito, yung elevator na papuntang 88, 89 floor ngayon. Doon, pila. Hintay pa na elevator. Maano siguro? Mabagal siguro elevator. Yon, so, itong ganap dito. Yan, sasakay na tayo ng elevator. Ang sabi sa akin, 980 Taiwan dollars. Yes, together. Yun. Ang ano, ang ticket dito, 980 Taiwan dollars per ano, per person. So, dalawang tao, 1,960 Taiwan dollars. Yun, pasok na tayo. Tingnan natin gaano kalaki yung elevator. Kung magkasya tayong lahat. Mukhang malaki naman. Wow. Punong-punong-punong-punong-punong-punong-puno. Tingnan natin gaano kabilis. Okay. Wow, 30 seconds lang, inorasan ko. Hindi ako nakapag-video kasi masikip eh. Masikip sa elevator. Pero inorasan ko, 30 seconds lang, nasa 89 floor na kami. Ito yung ganap dito, 89 floor, walang time limit. Kahit maghapon ka dito. Yun. Ang may time limit, yung sa 100 first floor. Ito yung tanaw dito. Yan.
Don't sit or step on the window. Yan. Wow, ganda ng view. Panalo. Mas lalong maganda siguro ito mamaya pag sunset or gabi. Kita mo yung ilaw-ilaw. Yun, tingnan natin. Ano ito eh? Palibot ito eh. Yan, so itong Taipei 101 Tower, palibot yan eh. Ito yung view from this side. Yung paglabas mo na elevator, yan ay yung view niya. Medyo maaraw pa against the light. I-check natin mamaya pag ano. Pag medyo madilim na. Yung sunset. So ito yung ganap dito. Nasa 88 floor tayo. Ayan. Ayan, panalo yung view dito. Kaya lang ano pa, maaraw. Ayan, against the light. Tsaka may guide siya rito. Makikita mo ano yung tinitingnan mo. Si Mending, ibig sabihin nandun yun. Ayan. Yung ano, ito. Ano ba yan? Huashan Creative Park. Ibig sabihin nandun yan. O, itong isa. Taipei Main Station. May distance naman siya, 5.7 kilometers. Ibig sabihin, yan, makikita mo siya from there. Straight ahead lang, 5.7 kilometers from here, makikita mo. Ayun, oh, andun nga siya. Oh. Kaya lang hindi kaya ng cellphone ko i-zoom. Tingnan natin. Or mamaya na, kasi against the light, maaraw. Maano, silaw. Tingnan pa natin yung ibang view rito. Palibot ito eh. Oh. Yan, oh, daming turista dito. Ang kinaganda dito, walang time limit. Yun, pakasawa ka ng picture dito. Imagine kung pupunta ka rito ng umaga, di hanggang ano, hanggang hapon, hanggang gabi. Ano to eh, 10 o'clock hanggang 8 o'clock ng gabi ang open hours nito, operating hours. Yung 100 first floor, alas 11 hanggang alas 8 ng gabi. Ayun, andito tayo sa loob ng Taipei 101 Tower, yung building na pinipicture-picturean lang natin kahapon. Ayun, oh, panalo ang view. Oh. Yun, saka kailangan may experience nyo to. Kumbaga, it's a good investment na rin. Ayun, may ano dito. May teleskopyo pero may bayad. Oh. Please insert 2 coins. 20 Taiwan dollars ang bayad para lang magsilip-silip dyan. Yun. Kayo, kung type nyo, magkano lang yun? 20 Taiwan dollars, 40 pesos. Yun. So yung ano namin, 980 Taiwan dollars per ano. Uy, may rainbow, oh. Ganda, oh. Oh. Rainbow, wow. Katatapos lang kasi umulan, eh. Ganyan kapag katatapos lang umulan. Yan. Kasi due to ano, water vapor access prism, kaya pag ano, nadaanan ng ilaw ganyan, nagpo-form ng rainbow. Tapos ang rainbow, ang shape niya ganyan kasi ano siya, yung gravity. Yun. Saka yung direction ng ilaw pababa din. Ayun, panalo ang view rito. Hmm. Eh, how much more pa mamaya pa sa ano, 101 floor. At yung mga ano niya, yung mga landmarks niya. So it's a worth it experience talaga. Yun. Kung medyo limited ang budget nyo, di hanggang dito lang kayo, 600 Taiwan dollars per person. So nasa 1,200 pesos siya. Ganda talaga ng rainbow. Mas maganda siya in actual eh. Yan, silipin ulit natin. Yan, mas maganda siya in actual. Yan. May mga ano rin dito. Playground para sa mga bata, para hindi sila ma-board. Ayan, may mga ano yan dyan. May mga photo opportunity, ano dito, mga design-design, yan. Wow, wala kasing ganito sa atin, no? Kaya kailangan try nyo ito, ma-experience nyo ito. Ito ang ganda, oh. Nandito yung kabilang dulo ng rainbow. Oh. Mamayang gabi, wala na yan. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Panalo, zoom natin. Ayan, no? Ganda, oh. Oh. Wow. Sulit ang experience nyo rito. Tapos kung may extra budget kayo, di iano nyo na hanggang 100 first floor, sagarin nyo na additional $380 per person. So $980 ang total.
So that's 1,960 pesos per person in total. Dalawa kami ni Mama, so that's 3,920 pesos. Yon. Pero na-check ko yung charge sa amin ni Clock, ano lang, 3,571 pesos. Sa ano siguro yun? Sa exchange rate, mas maganda exchange rate ngayon. Ayan, panalo itong rainbow. Ayan, oh. Oh, ganyan talaga pagkatatapos lang mag-ulan, may ano, may rainbow. Ayan, oh. 88 floor pa lang, panalo na eh. How much more pa sa ano, no? Sa 101st floor. Hmm. Ayan. Ay, may aeroplano dito. Dito siguro airport. Ayan. Yan, iikot muna natin. May 91st floor to, kaya lang ano, sarado kasi umulan. Yun, sayang din natin ma-experience yung 91st floor. Outdoor yata yun. Yung mga view rito. Paikot ng ano, Taipei. Kanta. Rainbow, ayan. Mga building-building, makita mo rito. Hmm. Kung ang Hong Kong may ano, may Sky Arena, oh, ito naman ang pantapat ng Taipei. Taiwan 101, ah, Taipei 101 Tower. Oh. Tsaka mas convenient puntahan, mag-elevator ka lang. Yan, oh. Ganda ng view dito. Yung bridge naman, oh. Yaman talaga ng Taiwan. Oh, kung ano, sa Hong Kong masasakay ka pa ng tram, dito elevator lang. Ito yung mga bridge nila. I-zoom natin, tingnan natin kung kaya na cellphone. Ayan. The view from Taipei 101 Tower. Wah, hindi kaya, pixelated. Kailangan ng ano, mas maganda-gandang phone. Ito, oh. And dito may airport dito. Taoyuan Airport ba yan o Zhongshan Airport? Ayan, oh. Tingnan natin doon. Let's have a better view from there. Ayun. May ano yan dyan. May guide yan dyan. Ano kayang airport to? Taoyuan kaya yan? Or Zhongshan? Kasi meron din silang airport, Zhongshan Airport. Pero hula ko Zhongshan Airport yan. Ayan. Kasi Taoyuan Airport maraming ano eh. Ang Taoyuan Airport maraming aeroplano. Meron kasi silang Zhongshan Airport, mas malapit pero mas konti flights, although may international flights din doon. Actually halos lahat naman dito international flights eh. Ayun. Wala nang guide dito, hindi natin alam anong airport yan. Ayun, oh. Panalo yung view dito. Ayun. Tapos may ano dito, Sky Infinity ba yun? Ayun. May mirror siya up and down. Pag tinignan mo rito, oh. Yan, oh. May mirror up and down. Yun. So makita mo sarili mo non-stop. Infinity, tawag nila, Infinity mirror. Yan. Best check spot at Taipei 101. Yan. Yan, may mga ganito yan dito. Design-design para mas marami kayong ano, photo opportunity, mapilian. Yan. Pero konting ano lang tayo dito. Konting stay lang tayo dito kasi in 21 minutes, akyat na tayo dun sa ano, sa 101st floor. Mas lalong magandang view dun. Yun. Yung nga lang dun, may time limit, isang oras lang. Bango ng tinapay dito. Yun. Sikutin muna natin para makita natin. Ewan, nakaikot na ba tayo? Ah, hindi pa siguro. Yun. So ganito siya. Ito yung 88th floor. Mamaya videohan natin yung 89, 90, 91st floor. Ay, wala 91st, sarado. Parang naikot na yata natin. Oh, I think so. Yan.
Parang dito yata tayo galing. Post ko muna. Ito yung interesting fact tungkol sa Taipei 101 Tower. Kukwento ko sa inyo. May nilagay silang tuned mass dumper. Yan, pakita ko sa inyo. Kukwento ko sa inyo ano yung ano reason bakit sila naglagay ng ganyan. Yan, pakita ko muna sa inyo. Ito yung tuned mass dumper. Yan, demonstration nila. Nasa TV. Pero pakita ko yung actual. Nandito yung actual. Yan, ayan siya. Yan. Parang nasa pelikula lang, ano? Yan. Ito siya. Actually, itong Taipei 101 Tower kasi, ano siya, ginawa siya having in mind yung frequency ng earthquake dito sa Taipei. Sa, hindi lang sa Taipei, kundi sa whole Taiwan. Alam kasi nila na madalas mag-earthquake dito sa Taiwan. So, hindi sila pwedeng gumawa ng building na rigid. Pag gumawa sila ng building na rigid, in the event na earthquake, mag-snap, mag-break, masisira, magka-crack yung building. So, hindi siya obra. So, kailangan, kung if ever magtatayo sila ng building na ganito kataas, kailangan flexible. Para in the event na mag-earthquake, mag-move yung building. Ngayon, ang purpose naman ng damper na to, in the event na nag-move yung building, hihilahin niya pabalik, counterbalance siya, counterweight. So, halimbawa, nag-earthquake. Nag-earthquake, so yung building, nag-move to the right. Ano siya, counterbalance yung damper na yan. Hihilahin niya yung building pabalik to the left. So, magbabalance ulit, mag-i-straight ulit yung building. Yun ang purpose niya. Kung wala itong damper na yan, pang counterbalance na weight, possible na after ng earthquake, yung building, nakatilt na siya to the right. So, hindi naman po pwedeng ganun. Imagine yung building mo tilted in one side. Kaya yan ang purpose niyan. Galing, no? Ang genius ng mga engineer na naggawa nito, no? Yun. Ang bigat yan. Nasa 600 tons mahigit yan. Yun. So, yun ang purpose niyan. Hindi ka pwedeng magtayo ng rigid na building or yung building na hindi flexible pag ano, nasa earthquake prone area ka. Kaya yan ang purpose niyan. So ito, nasa 88th floor yan, makikita mo siya. Ito yung explanation behind that. Sige, labas na tayo. Kailangan natin pumunta dun sa ano, 101st floor. Excuse me. Yan. Time check, 49 minutes past 5. Punta na tayo sa taas. So ito yung directory nila dito. Yan. Ito yung access papuntang 101st floor. Ayan, pasok tayo. Ayan, exclusive access. Ayan, may elevator dito. Ayan. Yun, nag-elevator tayo papuntang 93rd floor galing ng 88th floor. Tapos ngayon lilipat tayo isang elevator ulit. Ayan. Nasa 410 meters na tayo, elevation. Ayan. So, akala ko yung elevator doon from 88 diretso na ng 101. Mag-ano pa pala tayo? Connect pa tayo. So, ito yung extra $380 na binayaran natin. Yan, tayo natin. Okay. So, it's our turn now. Okay, thank you. Mm-hmm. Medyo maliit yung elevator dito kumpara doon sa ano. Sa elevator na paakyat na 88 floor. So yan, papunta na tayo ng 101 floor. Woohoo! 101 floor. Yun. Dati naging ano rin to eh. Naging tallest building in the world din to dati. Tapos nung tinayo yung Burj Khalifa, Burj Dubai sa Dubai, United Arab Emirates yun. Hindi na siya ang tallest building in the world. Ayun o, oh, 101st floor. Malapit na. Mabagal yung elevator nila. Kanina yung elevator packet ng 88 floor, mabilis eh. Tada! 101st floor! See what we can see. Yun. 508 meters. Ayun, sabi oh. 508 meters above sea level. So ito yung view. 508 meters above sea level. Nasa 101st floor tayo. Mas konti tao dito. Yung ano lang, yung mga nagbayad ng extra $380, sila lang yung may access dito. Ayan. Ganda na experience dito. Worth it siya. So, dito kami magtatambay for 1 hour kasi ano, may time limit dito eh. 1 hour lang eh. After 1 hour, kailangan required ka ng umalis. Ayan.
para ano, give chance to others. Kasi pag walang time limit, maano to, mapupuno. Yan. Ito yung view dito, palibot. Yan. Mas konti tao. Yan. So more opportunity magpicture-picture kasi konti lang kayo dito. Saka mas mataas yung view mo. Mas mataas yung view mo ng 13 stories. Yan. Ito yung view palibot. Ganda. Dapat dito may libreng pagkain din. Libreng champagne, libreng steak. Kasi mahal ang bayad eh. Libreng wine. Kaya lang wala eh. O ito, nandito na tayo. Naikot na natin yung 101st floor. Maano lang siya, maliit lang siya. Ito na yung elevator na pinanggalingan natin. Yun, sige, upo-upo muna tayo dito. Yung elevator na pinanggalingan natin. So isang oras tayo magtambay dito. Sige, off ko muna yung video. I-ano ko muna. Enjoy ko muna yung view. Mag-selfie-selfie muna ako dito. Ayan, para may ano ako. May ma-upload din ako sa Facebook. Okay. Ito, may model sila ng Taipei 101 dito. Yun, mini model dito. Nasa 91 floor tayo. Ito yung ganap dito sa 91 floor. Ayan. Pag nagbayad ka ng 600 Taiwan dollars na ticket, you are allowed access sa 89 floor, 88 floor, tsaka 91 floor. So ang ano, entry point mo sa 5th floor. Sa 5th floor ka magre-redeem ng ticket, sa 5th floor ka bibili ng ticket. Tapos, from the 5th floor, sasakay ka ng elevator paakyat na 89 floor. Mabilis na elevator nila. 30 seconds, nasa 89 floor ka na. Yan yung small model nila dito. Ngayon, sa 89th floor, merong hagdan pa baba papuntang 88th floor. Pagtapos ka na sa 89th floor, gusto mo nang umuwi, maghagdan ka pababa sa 88th floor. Nasa 88th floor, nandun yung elevator, pababa ng 5th floor ulit. Yung mga pauwi na, pa-exit na, ganyan. So ito yung ganap dito. Ngayon, from 89th floor, daanan muna natin to dito. Yan, merong maliit na area yan dito. Mga exhibit-exhibit, mga picture-picture yan. Tapos may CR din yan dun sa gitna, sa likuran. Yun. 89th floor, yun yung main area na maraming may nagpipicture. Yun. Ano siya, yung mga general access lang, yung mga nagbayad na 600 Taiwan dollars, doon sila. Pero ano yun? Walang time limit. Tapos, pag nagsawa ka na doon sa 89th floor, yung binidyohan natin kanina, pwede kang umakyat dito sa 91 floor. Maghahagdan ka. Walang elevator paakyat dito. Maghahagdan ka. Maliit na area lang yan. Merong ano, merong mini movie dito na gusto mo manood. Pwede yan. May mga upuan dito. Kung interested kang matuto yung mga ano, matutunan pa yung mga ano, further information about Taipei 101 Tower. Yan. Pwede ka manood ng mini movie dyan. Ayun. So, kung nagbayad ka naman ng ano, ng extra na $380 para ma-access yung 101 floor, ang mangyayari niyan, from the 89th floor, merong access doon papuntang, elevator papuntang 93rd floor. Tapos, pagdating sa 93rd floor, lilipat ka ng elevator papuntang 101 floor, 101st floor, yung dinaanan natin kanina, binidyohan natin kanina. Tapos, pagtapos ka na doon, ano lang yun, may 1 hour na time limit. Yun. Tapos, pagtapos ka na doon, mag-elevator ka na pabalik ng 93rd floor, and 93rd floor, mag-connecting elevator ka ulit pababa na 89th floor. So, 89th floor, pwede kang pumunta ng 91 floor, which is dito, yung kinatatayuan natin ngayon, or, pababa ka ng 88th floor, nandun yung elevator pa-uwi, pababa or pabalik ng 5th floor. So, ito na siya. So, yun lang. I think that's it. Na-cover na natin yung buong ano, Taipei 101 Tower. So, if ever you have the chance na pumunta dito, pumunta kayo rito. Sulit talaga siya. It's worth it and memorable na experience. Yun. So, I think that's all. May pahabol pa. Ito yung observation deck ng 91st floor. Open na siya, pero selected area lang yung open. Ito lang. May, actually, pwede sana i-access yan. Kaya lang, pinagbawal na ngayon kasi I think dahil sa weather, basa o kay mandulas. So for safety, pinagbawal. Nandito tayo sa 91st floor.
Yan, makikita mo yan dyan. 390 meters, si Skyview ang tawag nila dito. 390 meters, yan. Okay. So, ito ang ganap dyan. Open area siya. So, hindi siya enclosed. Yan, open, walang bubong, yan. Yan, open, walang bubong. Tapos, yun, is ano lang eh, maiksing, I mean, maliit na area lang yung open. So, ito lang yung ma-access natin ngayon. So, matanaw, same view pa rin. Yan nga lang, instead of viewing it from the glass, you can view it like this. So, gabi na eh, oh. Puro ilaw-ilaw na kanina, ano pa yan, maliwanag pa. Dumating tayo dito ng mga 5:30 ng hapon. Yan, ngayon, ilaw-ilaw na siya, oh. Yan, you view it behind this bakal. Yung mga rehas na bakal na yan. Oh. 91st floor. So, ito na tayo. Yung, yan, makikita nyo yung pinakataas. Yan, yung last 10 stories ng Taipei 101. Yan, access na rin natin yung ano, 101st floor kanina. Yan. So, medyo malapit kasi tayo. Kaya, ano, ganyan lang yung view natin. Hindi natin, hindi tayo makalayo at to have a better view. So, yun. Anyway, we're lucky na we still had the chance na makita tong area na to. And may share sa inyo. Yun. If ever, kung maganda lang sana yung weather, pwede tayo makaikot dito. Pero ayan, bawal. May nakabantay, may nakaharang. Okay, so natapos na natin lahat. From here, maghagda na tayo pabalik ng 88th floor. Nasa 88th floor kasi yung ano, yung elevator pa uwi, pababa ng 5th floor. So ito, nasa sky view tayo, which is 390 meters. Sky deck, ito yung pinasukan natin kanina. Saka WOW 101. Yan. Nasa 91st floor tayo. 390 meters height. Yan. Ang narating natin hanggang 101st floor, which is 508 meters high. So ngayon, maghahagda na tayo pababa, papuntang 88th floor. Kasi nandun yung elevator pa uwi. Yan. Hindi mabasa, oh. Ayan, nabasa na. 91st floor going to 98th floor. Yun. So makikita nyo, pababa na lang pababa yung altitude dito. Kanina 389, ngayon 386 na lang. Oh. Yun. Walang elevator dito. Maghahagdan tayo hanggang 86th floor. Ayan. So ito naman, between 90 and 89th floor. Pag malayo, hindi makita kasi maliwanag. Lapitan natin. Ayan. Kita na siya ngayon. So ito, 382 meters. Ayan, 382 meters, 89th floor. Ayan. Sky deck and exit floor. Doon tayo sa 88th floor, mag-exit. 89th floor, ayan. So, isang hagdan na lang pababa. Exit na tayo. Ayan, 88th floor, 378 meters. Dito na, ang exit floor. Wala nang access dyan. So, kung gusto mo maghagdan mula 87, 88 floor pababa, bawal. No choice. Mag-elevator ka talaga. Ayan. So, ito tayo. Yan. Di pa rin makita. Ayan, nakita na. Ito yung elevator pababa. Ayan. Ito may tune mass damper dyan. Daanan lang natin saglit. Yan. Nakita na natin to kanina from the 89th floor. So, pasadahan lang natin. Yan, nandito tayo sa lower level. Kanina nandiyan tayo sa taas, 89th floor. Nakita natin yung view ng tune mass damper from there. Ngayon nandito tayo sa 88th floor. Matanaw mo rin yung tune mass damper from here. Yon, mas mababa nga lang yung view. Yan. So yun na. Na-explain ko na kanina how this tune mass damper works. So nothing much. Baba na tayo ng 5th floor. Yan. Itong entrance na to kanina, akala ko guided tour. Pila pala pauwi ito. Yun. Tapos kinokontrol nila yung tao na pumapasok kasi nga limited lang yung capacity ng elevator. So yun, videohan natin yung ano, yung elevator. Yan. Kasi kanina hindi natin na-videohan kasi masikip. So videohan natin. Ito hindi natin na-videohan kanina. Oh. Nasa 88th floor tayo kanina. From 5th floor paakyat ng 89. Yung pauwi naman from 88 pabalik ng 5th floor. Yan, magsasara na yan. Tingnan nyo gano'ng kabilis. Orasan nyo. 30 seconds lang yan.
See? The elevator is going down. Kabilis na elevator nila. Tapos nagdidilim pa yung elevator. Effect-effect nila. Yun. Para ano? Para masaya. Ayan, oh, bilis, oh. Kita nyo yung speed, oh. 600 meters per minute. Nasa 174 meters na lang tayo. Ang bilis, oh. Yan. Ano yan? Actual na oras yan. Hindi naka-timelapse yan. Ladies and gentlemen, thank you for your visit. Sa 14th floor na lang tayo. Mapifeel mo yung tenga mo, eh. Puputok-putok yung pressure. Yan. Fifth floor na. Yan. 30 seconds na siguro yun halos. Yan, na-videohan din natin. Kanina kasi hindi natin na-videohan yung part na yon. So dito tayo nang galing kanina. Bye-bye. That concludes our trip to Taipei 101 Tower. Well, until next time, andito na tayo sa fifth floor. Bye-bye.